So hello mga kabarkada at welcome back dito sa ating YouTube channel. So mayroon tayong mga updates dito sa ating mga ibunan, lalo na itong setup na naman natin kasi nagkaroon dito ng problema about sa setup ko, yung setup ko mismo ng ibunan. Ayoko nang maalala. Ayun. So ito na ang ating bagong setup. So nawala yung stand natin. Kita niyo naman yung stand na puti. Yung ginagamit ko dati. Ayan. So tinanggal ko yung stand na puti kasi nagkaroon ng problema doon. Kaya inayos ko na lang. Ayoko nang balikan kaya. So, eto, ayun ang ating update dito sa ating setup sa ating ibunan. Tapos, yung ating mga painakay. So, yung mga ipainakay natin ay papakainin natin ngayon. So, eto sila. Asa nga? Bakit dalawa lang kayo? Ayun. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito yung dalawa. Asa yung isa? Ayun, bumalik. Ayun, oo. So, ayan yung isa natin. So, papakainin natin sila. Dahil gutom na sila. Ayan na. So, itong limang inakay natin dito ay galing to kina ano, kina back-to-back person natin. Ito yung back-to-back person natin dito na may itlog ng dalawa. So, dalawa ng itlog nila dyan. Tapos, yung dalawang fisher naman galing sa ating back-to-back opa line dito. Tapos, dito sa ating split opa natin. Ayan. So, kaya itong mga inakay natin dito ay papakainan natin dahil gutom na sila. Ayan o. Ayan. So, ito yung papakainin natin sa kanila. Cerelac. Hindi sakto formula. Cerelac po laman yan. Ginagamit ko lang itong nalagyan. Tapos, ito. Tapos, dito. Ba't ka nandiyan dyan sa taas? Ayan. So, kapag gutom na sila, lumalabas na sila. Ayan. So, yung nest box na ginagamit ko para doon sila ilagay ay nilagay ko dito sa loob ng cage para naka-open lang yung pinto doon sa likod. Tapos, kusa na silang lalabas kapag gusto nilang magliwaliw dito sa labas ng ano ng nest box nila. Ayan. So, papakainin natin sila. Ang gagawin lang, ang ginagawa ko lang dito ay talagang inaabutan ko na lang sila. Hindi ko na sila hinahawakan para pakainin. Ang gagawin ko na lang talaga ay isusubo ko na lang sa kanila mga to kapag gutom na sila. Lalo na ngayon, lahat sila, silang lima, ay nasa labas ng nest box nila. Kaya inaabutan na lang natin sila ng kanilang pagkain. Ikaw, bumaba ka dito para masubuan kita ng maayos. Ayan. Ito yung ating back-to-back opa. Anak ng back-to-back opa, ewing natin. So, kitang-kita nyo naman sa ano niya, sa likod niya ay mag-ewing siya. At mukhang mag-ehen siya dahil ang laki ng pagkakaano niya, laki ng pagkaka-pattern ng kanyang ewing. Ayan. So, ganyan na lang sila. Ganyan na lang sila palagi kapag kapakainin, hindi ko na sila hinahawakan. Ayan. So, simple lang naman yung ginagawa ko tuwing magpapakain kasi hinahayaan ko na lang sila lumabas. Kapag nasa labas sila, ibig sabihin nun, gutom na sila. Ayun lang aking ano. Tapos, yung pagpapakain ko sa kanila ay ano, tatlong beses. So, unang-unang pakain ko ay 6 a.m. Sunod naman na pakain ko ay 2 p.m. Tapos, sunod ko naman na pakain na huling pakain ko ay 9 p.m. So, 9 p.m. Tama ba sinabi ko? 6 a.m., 2 p.m., tapos 9 a.m. Ay, 9 p.m. So, ayun ang aking mga pakain dito sa ating limang inakay. Ayan o, nanghihingi siya ng pagkain. Yung isa nando doon. Ang layo, ayun ito. So, equal lang sila. Nagtutulakan sila. Yung isa, kawawa naman, nando doon sa ilalim. Splay legs kasi itong isa eh. Kaya hirap na hirap siyang makikain, makipagunahan. Oy, dito ka! Dito ka! Oy, dito! Uy! Ikaw, baba ka dito!
Tapos kapag busog na sila, pusa na silang papasok sa ano, sa kanilang nest box. Tulad nung isa, umalis na yung isa eh. Nasa loob na yung isa. Bali, busog na kasi siya. Kaya pumasok na siya mag-isa dun. Ayan, busog na yung isa. Papasok na yan. Papasok na yan. Kasi busog na siya, di ba? Marunong na siyang ano, bumalik sa kanilang... Marunong na siyang bumalik doon sa kanyang nest box. Ayan. Ayan na, pumasok na siya doon. So, itong tatlo na lang yung papakainin natin dahil hindi pa sila ganun kabusog. Konti pa lang yung nasa ano nila. Natin pakainin yung mga inakay natin. Bali, ayaan na muna natin sila magpahinga ulit. So, ang gagawin naman natin, ang isi-share ko naman sa inyo. So, ang isi-share ko naman sa inyo, mga kabarkada, ay itong mga ano natin, mga nasa flight cage natin. So, ibebenta na natin sila. So, kung may gusto kayo dito sa flight cage, ay PM lang po kayo sa aming Facebook page. So, yung mga ipon natin dito sa flight cage ay mga ready to breed na mga to. Pero, except doon sa tatlo, yung binili ko nung nakaraan doon sa Taguig sa C5. So, i-out na rin natin sila dahil walang pumapare sa kanila dahil nakaisang linggo na. Silang tatlo pa rin yung magkakasama at sila pa rin yung magkakaano. Dahil nga ay wala sila magparesan dito sa mga ano natin, sa mga matured natin na mga hen. Kaya, sila pa rin yung tatlong nagsasama. So, kung gusto nyong bilhin yung mga ibon namin dito sa na nasa flight cage, ay i-out na po namin mga yan. Hintayin nyo lang po sa aming Facebook page yung post o kaya i-message nyo kagad kami doon sa aming Facebook page para mabili nyo kagad, di ba? Bago namin i-post. So, ayun mga kabarkada, salamat po sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel at ang ating mga paparating na mga itlog natin dito, itong ating back-to-back op, itong ating back-to-back person natin ay meron ng dalawang itlog ata yung huling silip ko. Tapos yung ating Simaha ay may apat na itlog, tatlong inakay na, isa na lang yung hindi pa natipisa. Tapos yung ating yung adswa natin dito, hindi ko alam kung ilang itlog dahil hindi ko pa nasisilip mula ano, nakaraan. Hindi ko alam kung kailan mo yung silip ko. Pero siguro nasa tatlo o apat na yung itlog niya. Ayan, hindi ko pa alam. So, hindi ko naman nasisilipin dahil mas gusto kong sanayin sarili ko na once a week akong sisilip dito sa mga nest box nila kung may mga itlog na ba or wala pa. So ayun lang pala mga kabarkada ngayong video. Paunahan na lang po dito sa mga ibon dito sa ating nasa flight cage. Ayan, so abang-abang na lang po ng ating Facebook post dun sa Facebook page natin. So salamat ulit sa mga sumusuporta mga kabarkada. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.